Natukoy na po ng mga bombero ang sanhinang sunog sa Barangay St. Joseph sa San Juan at napabilang naman sa masugatan sa sunog ang dalawang bomberong binugbog umano ng mga galit na nasunugan. Mula sa San Juan, may ulat on the spot si June Generacion. June? Iwang kandila ang pinagmulan umano ng malaking sunog na tumupok sa maraming bahay dito sa Barangay St. Joseph, dito sa lungsod ng San Juan. Lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na nagsimula ang apoy sa bahay na tinitiran ng isang nakilalang si Edjulin Borja. Dalawang buwan na raw walang kuryente ang bahay kaya sa kandila lang umaasa ang mga nakatira roon. Pero kaninang madaling araw, dalawang bata lang ang naiwan sa loob ng bahay at napabayaan daw ng mga ito ang nakasinding kandila. Dito na kumalat ang apoy. Sa opisyal na ulat ng San Juan City Hall, nasa 500 bahay ang nasunog at 1,000 pamilya ang naapektuhan. Pansamantala silang inilikas sa dalawang covered court di kalayuan mula sa pinangyarihan ng sunog. 13 ang nagtamo ng minor injuries. May naitalang namatay na kinilalang ang si Michael Munoz na sabi ng kanyang mga kamag-anak ay pinagtulungan daw bubugin dahil napagkamalang siya ang nagsimula ng sunog na yan. Informal settlers ang nakatira sa mahigit 1 hektaryang lupa na pagmamayari raw ng nawasa. Nagpadala na ang PNP ng karagdagang tropa sa Barangay St. Joseph para pangalagaan ng seguridad at pigilan ang magkaroon ng nakawan. Sa kasagsagan ng sunog, naging mainit daw ang ulo ng mga residente dahil sa kanilang tingin ay naging mabagal at naging pagtugon ng mga pamatay sunog, bagay na pinabulaan na naman ng Bureau of Fire Protection. Pati nga daw mga bombero ay sinaktan. Sa tala ng BFP, 2 bombero ang nabugbog, 3 fire trucks na Manila ang napinsala dahil sa pambabato umano ng mga residente. Pinag-aaralan ngayon ng City Hall ng San Juan ang posibilidad na bigyan na lang ng relokasyon ang mga naapektuhang residente kaya daw makikipag-usap sila sa mga taga National Housing Authority. Pia? Alright, so June, doon sa mga nakita natin, doon sa parang mga evacuation centers, talaga napaka puno, no? Talagang siksikan. Wala bang balak na magtukoy ng iba pang evacuation center pansamantala habang hinahanapan ng bago matitirahan yung mga pamilya? Yung nakita nyo kanina, Pia, yung isa palang bahagi ng covered court, dalawang covered court itong inilaan ng City Hall. At doon sa isang covered court ay medyo mas maluwag-luwag ang espasyo doon at ang balak nila. Medyo pakiusapan itong mga residente sa isang basketball court. Yan, nakikita rin yung masikip na yan. At lumipat doon sa kabilang basketball court para magkaroon naman ng konting espasyo yung bawat mga residente. Mga 1 linggo hanggang 2 linggo ang estimate ng City Hall na mananatili ang mga residente sa mga evacuation center na yan. Pagkatapos noon ay baka posible na pag-usapan yung relokasyon. Pero sa tanong naman ng mga ibang residente, Pia, dahil yung iba ay nagtatanong, baka pwede naman daw silang makabalik doon sa mga lugar nila para magtayo ng matitirahan. Yan daw ay hindi pa masasagot ng City Hall at pag-uusapan pa kung pwedeng payagan yan, Pia. So June, wala pang katiyakan kung mauuwian pa nila yung kanilang mga naiwan, yung mga nasunugan na bahay. Yan ang malinaw na mensahe mula sa City Hall ng San Juan, Pia. Pag-uusapan pa nila lahat. Pero sinasabi ng City Hall dito, Pia, dahil may mga aligasyon na parang ang City Hall daw yung may pakanan itong sunog. Pero ang paglilinaw ng City Hall, walang kinalaman sila dyan. Yan po ay hindi pagmamayari ng City Hall, kundi pagmamayari po daw ng nawasa yan. Kaya wala silang concern dyan sa lugar na yan, maliban na lang dahil sa nangyaring sunog na ito. Ang immediate concern nila ngayon ay pangalagaan yung kapakanan naman ng mga naapektuhang pamilya. Yeah. June, panghuli, ano yung mga tinitignang posibleng relocation site sa ngayon? Yan ang isa pang malaking tanong, Pia, dahil unang-una, ang isa pa sa concern ay holiday ngayon, walang access itong City Hall na makipag-usap doon sa mga opisyal ng National Housing Authority. So lahat ng mga bagay na ito very fluid pa at magkakaroon daw ng mas kalinawan sa oras na magsimula na yung pakikipag-usap ng City Hall ng San Juan dito ka sa National Housing Authority, Pia. Maraming salamat, June Veneracion.